legs of a man. The Lord taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Last verse, praise the Lord, O Jerusalem, praise thy God, O Zion. Awagin po natin si Brother Joel para sa opening prayer. Blessed afternoon, let's bow our head and pray. Diyos naman dakila sa lahat, maraming po salamat sa hapon na ito na muli binigay niyo kami ng pagkakataon sa hapon na ito na muli kang sambahin. Dalangin namin, Panginoon, na kami patawarin sa aming mga kasalanan. Naamin po namin, Panginoon Jesus, na kami nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Kung naman po nakikita mong karumihan sa aming puso at isipan, linisin mo po ito na iyong banal na dugo, Panginoon Jesus, upang maging karapat dapat po kami sa aming pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng aming mahal na pastor, ay siya magbahayag ng iyong mensahe sa hapong ito. Puspusan mo po siya na yung banal na espiritu, Panginoon, na itago po siya sa likod ng pulpito upang ang iyong kabanalan po ang makita at hindi po ang kanyang kapintasan, Panginoon. Dalangin po namin na mensahe sa hapong ito ay maging pagpapala po at kalakasan ng aming kaluluwa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatira, mga nanonood sa iba't ibang lugar sa kanilang tahanan at dito sa makasama namin mga kapatira ngayong hapon ay bigyan mo po ng bukas na puso at isipan na maunawaan po ang mensahe sa hapong ito, Panginoon, at may sa buhay po namin ito sa pang-araw-araw namin gawain. Dalangin po namin ang mga technical na siya pong mahawak sa mga audiovisual, bigyan po sila ng katalinuhan, bigyan po sila ng wisdom, Panginoon, upang maging maayos po ang aming programa sa hapong ito. Bigyan po kami ng magandang signal, Panginoon, upang nakapanood at makapakinig po kami ng maayos at maging pagpapala po ang araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang mga namumuno po sa aming bansa at bayan, Panginoon, at mga frontliner po at ang mga doktor. Ingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy po silang gamitin na instrumento, Panginoon, upang maprotektahan po ang iyong mga anak dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Gabayan mo po kami sa hapong ito at pangunahan at tangin na. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong kalooban lamang po ang siya namin magawa, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Amen. Tagi po tayo nakatayo. Isa pa pong awitin. This world is not... Amen. Oh, the first verse. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know you'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I had a friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. On a third. I have a loving mother up in glory land. I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what
what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. On the last, just up in glory land, we live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise drips back from heaven's door, and I can't feel at home in this world anymore. No, I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsiupo na po. Amen. Mapumunan po tayo, mga kapatid. At salamat po sa kaninang pananambahan, ano? Salamat din kay Sister Tess Española. Siya po ang nag-sponsor ng aming po pananghalian. Napakasarap. Ano po? So, salamat Sir Tess. At alam naman namin, yan po ay handa ni Tatay Serge. Na? Purihin ang Panginoon. Na, sa, meron na po kaming hinanda rin dito. Yung nga lang, sabi sa next week na naman na lang daw yung aming handa. Dahil may nagpadala. Kaya kung sa Sunday may magpapadala na naman, next week na naman yun. May adjust na may adjust. Ano po? So, salamat sa ano po, yung mga frontliner naman natin dito sa church. Yung ating po mga technicals at yung mga taga-kanta at amen po dito sa auditorium. Okay, so ang ating po mga announcement uli, no? By Friday uli, na maglilibot na naman po para po sa pagbibigay ng relief. Meron po tayong 10 kaban na bigas po dyan ngayon. Na available po yan. Ano po? Ang 5 po dyan ay dinonate ni Brother Oli Martin. Yung iba binili natin. So bibili po ulit tayo. Hindi ko po alam. Sabi nila, magbibigay daw kami ng itlog sa inyo. Tag isang dosena ng itlog. Yung nga lang po, itlog ng pugo. Pagkakasyahin nyo yan hanggang matapos ang ano, ang lockdown. Hindi po, no? So, nag-iisip pa po kami dahil alam naman namin, medyo sawa na kayo sa dilata. Ano po? So, tignan natin po kung nakalata pa rin pero ibang klase naman. No? So, yun po ang ano. Alam nyo po kasi ngayon, mahirap po maghanap ng masarap na mura. Yun po ang hirap, mahirap hanapin eh. Pero at least, na makatawid lang tayo sa gutom, ayos na po yon. Yung mga iba nga, wala talaga dyan, di ba? Yung mga iba, nasisihan na, mabigyan lang sila ng bigas. Na? At yung kanilang mga ulam, may bahala na, di ba? Paasin-asin lang, pwede na yan. Okay, so, di ba, may mga pelikula ng araw, yung tuyo ba yon, sinasabit? Na? Kay Dolphy ba yon? Siguro, wag naman sana tayo abutin ng gano'n. Ano po? Natitignan natin, aamuyin na lang. Pag medyo tumagal yung amoy mo, wag daw papakin. Ano po? Wag daw. Na? So, syempre po, hindi naman tayo aabot na ganun. Napakabuti naman ang Panginoon sa atin. Okay? Yan po, no? At ngayon ding week nga na ito, nagpaplano naman po tayo magluluto ng pansit at atin namang ihahatid nga doon sa mga frontliner, yung mga checkpoint, yung mga nagbabantay sa kalye. Ano po? Styrofoam na muna natin yan. Iikot na po yan. Kung magagawa po, hindi ko alam kung kailan po yan magagawa. Basta kailangan po kasi pag niluto ng umaga, pagkatapos ng luto, ihatid na kaagad. Kasi baka mapanis eh. Ano po? Kaya hatid na kaagad natin. So pag gano'n naman siguro, walang checkpoint yun kasi bibigyan mo silang pagkain eh. Tsaka hindi ka lang, ang sasabihin na dahilan lang natin na magbibigay tayo sa mga frontliner. Samahan na rin natin isang maliit na boteng tubig. Ha? So yun. Ang ating po mga plano pong gagawin ngayon pong week na ito. Siyempre, yung ating po mga panalangin din, patuloy lang po tayo. Na? So, patuloy naman nagpo-provide ang Panginoon sa ating po mga pangbili ng mga bigas na? At mga pagkain. Na? So, para po, meron man po tayo maabutan na hindi po natin member, kamag-anak ng member. Ibig sabihin, minsan nasa isang compound lang sila. So, titignan po natin kung tayo po ipatuloy bibiyayaan ng Panginoon, magbibigay naman po tayo sa pang hindi member. Yun naman po. No? May tutulong lang po natin.
sa ating pong mga kababayan. So, yun po, no? So, patuloy lang tayong manalangin. At bali hanggang, ano tayo na, April 30 pa. So, from now, 2 weeks, dapat lockdown deadline na ngayon eh. Ano po? Sana pagkatapos po ng lockdown, hindi po tayo lockout lahat. Baka knockout lahat tayo eh. Amen? So, ano pa po yun? Mga 2 linggo pa nga. In-extend ng 14 days o 20 days yata. So hanggang katapusan na ba yun, April 30? Tama po kasi yung April 1, meron tayo naka-schedule po na church outing. May 1, di ba? Mag-church outing tayo. Yung nga lang, live streaming din yun. Kanya-kanyang banyo, kanya-kanya pong garahe, nalagyan nyo po ng mga tubig, yung mga maliliit na swimming pool nyo, batiya. Yun po, live streaming pa rin yung ating church sa outing. Okay, so yun po na. So hopefully, tapos na po ito. Mag-pray lang po natin. At maganda po, no? Ang ating naging infected pa lang dito sa atin ay tila 5. Tama ba? Namatay na yung isa, so 4 na lang ang natitira. Now, so far, ang ano lang, Loma de Gato, tsaka doon yata sana sa San Jose. So, medyo malalayo pa sa atin. So, panalangin po natin, wag na po, no? At yung mga infected naman, gumaling na po lahat sila. Gumaling na. So, yun po, no? Atin po mga dapat isama sa ating mga prayers. At yun nga si Smile, inyo pong isama, tsaka yung asawa niya po na nasa New York. Ha? So, kahit po mayaman na bansa ngayon, actually nga kung titignan niya, no? Mas mayamang bansa, mas maraming biktima eh. Tinitignan ko yung Laos, mga matihirap po yan eh. Halos zero lahat sila eh. No, yung Cambodia, konti lang din. Ano po, Vietnam, konti lang din. Yung South, ha, hindi yung North, kasi yung North Vietnam, walang ano dun eh. No, pag may infected yata, kahit sa North Korea, pinapatay na lang eh. Yun daw yung effective nila, nakapsule na ba? Nakakapsule po yun eh. No? Yung nga lang, ang pangalan niya, 45 caliber na kapsula. Okay. Sa balita lang po yun, di naman natin alam kung totoo. Anyway, yun po ang ating mga announcement. Salamat daw sa mga special number kanina na online. Ngayon po, makakarinig ulit tayo ng mga special number. Na? Ngayon po, makakarinig po tayo ng memory verse. Ano po? At yan po ay i-render sa atin ni Adriel si Nathan na Garcia Natok. Ayan, ihandaan nyo na ba yan? Si Apo. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yet do I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely God my feet shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23. Psalms 23. Praise the Lord. Praise the Panginoon. Thank you, Nathan. No? Sa memory verse na yan. So, awit muna po ulit tayo. Kanta pa tayo ulit. There is power in the blood. Tayo pong lahat ay tumayo. There is power in the blood. On the first verse.
Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Together. There is far, far wonder-working power in the land of the Lamb. There is far, far wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's far in the blood. Wonderful power in the blood. All together. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be wider, much wider than snow? There's power in the blood. There is far, far wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far wonder-working power in the precious on the last. Blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's far in the blood. Okay, so meron po tayong testimony online. Handa na ba yung testimony online? Ito po ay tila testimony ni Ate Bea Soriano. Kahapon po, Bert. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahapon po birthday ko. At ngayon na po ako at meron pa rin po ako regalo sa may konting handa pa rin po ako kahit may COVID po. At kahit po may COVID na lumalabas po si Daddy, wala pa rin po siyang COVID. At papasalamat po ako sa Panginoon na nandito yung family ko, kasama ko po sila. At yung pinapag-pray ko po kayo na palagi may God's protection pa rin. At ilang po. Purihin ng Panginoon. Amen. Birthday niya po. Ilang taon na? 9? Na napakabilis ng panahon, ano? So, purihin ng Panginoon. Dito sa atin, meron bang gusto magpatotoo? Sige po. Nanay, o Nanay Wilma. Ito po ang transgression to. Gandang hapon po sa inyong lahat. Nung Friday, wala akong balak sumama sa mga nagbigay ng relief. Pero, ewan ko ba, nung maandar na yung sasakyan, bigla akong parang sinundot. Sabi ko, sasama ako. Kaya napasama ako. Ang saya-saya ako kasi sabi nga ni Pastor, baka nakalimutan mo na itsura ng mga tao sa labas. Yan, mga tao yan. Sabi nga sa akin. Kaya, pagdating namin doon sa mga kapatiran, yung mga medyo sumilip sa kanilang mga bahay, yung mga lumabas, talagang tuwang-tuwa ako na
napapaluha ako sa saya kasi nakita ko sila sa ilang linggo na hindi nakikita sila. Parang punong-puno ng ano ba, miss na miss. Tapos naluluha talaga ako sa saya, lalo na yung sila, ano, yung mga BFF ko. At saka yung mga bata, talagang saya-saya ko nung ano, sabi nga ni Jumana sa akin. Parang ang excited-excited mo na ni Wilma, ah. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya, tuwang-tuwa talaga ako. Kaya maraming salamat at nakasama ako sa nila. At least nakasilip kahit papaano sa ilang linggo na rin na hindi ko kayong mga nakikita, mga kapatid. Talagang blessing talaga sa akin. Dito, pagka walang samba, kung ano lang ginagawa ko, blessing din na nagkaroon ng ano, lockdown na ganito kasi naka-is-is na ako ng kaldero. Medyo makintab na yung kaldero na ini-is-is ko. Natapos ko yung mga tahi ko na inuunti-unti ko para ano, hindi naman ako nagmamadelay na matapos yun kasi yung kasal na ano, yung mga gown, inurong naman yung ano, yung kasal na yun. Kaya ano pa rin, nagagawa ko pa rin yung iba na hindi pa natatapos. Salamat sa Panginoon kasi patuloy na iniingatan yung mga frontliners natin na nagbibigay ng mga relief. At nawa ay itong ating mga kinakaharap na pagsubok na ito ay malapit nang matapos. Sa awa ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, hindi magtatagal, magsasama-sama tayo ulit at masaya na nagbabalitaan ng mga blessings ng bawat isa. Kaya purihin ang Panginoon sa mga pagkakataong ganito, nakakapagpahinga din tayo kahit papaano. Salamat sa Panginoon. Amen. Yan, sumama po yan kahit tayo isama. Kunyari, ayaw, pinipigilan ako kunyari. Yung pala, nauna pag sumakay sa akin, sakyan. Amen. So, binigyan ko po siya ng, alam ba yun, yung face shield. Tapos naka-face mask. Ha? Para po wag mahawa. Alam niya, pag matandang ganyan, madali na mahawa eh. Amen. No? So, purihin ang Panginoon. Okay, meron pa ba gusto mag-testimony dito sa atin? So, meron pa po tayo isang special number. Okay, handa na natin. Mag-special number po si Bea.
serve Him, the sweeter He grows. Kaya mas mahaba-haba pa yung oras ni Bea na maglilingkod sa Panginoon na kesa sa atin nila Tatay Jack. Amen, Tatay Manny. Okay, awit muna po ulit tayo. Dito may special number tayo nakahanda rin dito, no? Ilan ba? Tatlo. Pampira para tayong ano dito, ah. Mini concierto, ah. Now I belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. On the first verse. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. On the last, joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood came to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Years of time alone, but for eternity. Amen. Okay. Meron bang magbibigay pa ng patotoo dito? Ah, si ano, Brother Jonathan. Amen. Praise the Lord. Ang kapatid, sana yan, dyan na lang. Abot sa iyo yung mic. Magandang hapon po. Pangalawang pagkakataon ko po na tumayo ulit dito sa pulpit. Dahil gusto ko magpasalamat kay Lord. Dahil sa tagal ng panahon na di ako nakabalik sa naamin ko, medyo naging backslider ako. Pero sa kabila po ng lahat, na pagpapatuloy ng aking kapatid, pamangkin, aking ama, naisip ko po na sila, pamangkin ko, PWD, ng ama ko, senior, nagpapatuloy. Sino ba ako para hindi bumalik? Amen. Sabi ko, Lord, nakukonsensya na po ako. Mihingi po ako ng kapatawaran dahil sa tagal po ng panahon, hindi ako nanumbalik sa iyo. Napakarami po nangyari sa buhay ko. Nanalangin po ako sa Kanya. Lord, sa uling pagkakataon, sabi ko, bigyan mo po ako ng mabuting mga kasama dahil pang-apat na beses na po ako nabigo. Sa bawat alis ko papuntang Saudi, wala pa akong inuwi kundi babae. Nagtataka ang tatay ko, bakit puro babae uwi mo, hindi pera? Sabi ko, nahiya ako sa inyo, ay, kasi lagi na lang ako pabigat. Sabi ko, Lord, sana sa uling pagkakataon, baguhin mo yung buhay ko.
Bigyan mo ako ng sign na makakasama ko sa habang buhay. Kasi nag-desisyon na po akong di umalis. At nakilala ko po yung pang-apat kong kinakasama ngayon, si Joy. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil sa kabila ng mga pinagdaanan naming sa buhay, di po siya bumitaw sa akin. Minsan binibiro siya ng hipag ko, ano ba nagustuhan mo kay Jo? Pangit naman. Sabi po niya, nakakapagpasaya siya sa akin. Pero yun niyo mo yun, napakalight na bagay. Kinusto ako ng isang babae. Ngayon po, ito po ang naging problema ko ngayon. Dumating ang pandemic. Siyempre po, medyo kapos kami. Hindi nakakapag-anap buhay pareho. Pero sa awa po ng Panginoon, good provider po talaga. Maraming tulong na dumating, bigay ng barangay. Sana po si Pastor Boots na nakatulong sa amin. Dahil lahat po ng binibigay niya, napagkakasya po namin. Hanggang sa yung uling pangatlong bigay niya po niya, yung manok. Sabi ko, sana po itlog lang ulamin namin nun eh. Kasi, sabi ko, mag-itlog na lang muna tayo kasi para umabot ng katapusan yung pera natin. Nagulat po ako, tumatawag yung ipag ko, may padalang manok si Pastor. Yung itlog po naging manok, kaya medyo naging masarap yung ulam namin. Tapos sabi ko, prituhin mo yan. Ita lang muna. Buksan mo pa rin yung sardinas kasi matagal pa. E paano to eh, prito na yung hita. Amuyin mo na lang, tapos saka tayo sumubo ng sardinas. Pagpabukas na natin yung manok. Pinalakas ko lang po yung loob ng asawa ko nun. Pero talaga po, nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil nanonood po kami ng TV po. Meron po ng linya doon si Jesus Christ nung sinusubok po siya ng demonyo. Sabi po doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, swerte pa rin tayo kahit ganito lang ang ulam natin. Basta manalig lang tayo kay Kristo, sabi kong ganun, mabubuhay pa rin tayo dahil importante po kasi yung meron kang pananampalataya sa Kanya, saka yung sa salita ng Panginoon, lalo lumalakas po yung spiritual na natin sa Kanya. Holy Spirit. Kaya yun nga po, umaga pa lang po, nararamdaman ko na kailangan ko mag-testimony para mailabas ko yung nasa sa loob ko. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako kay Lord. To God be the glory po. Pati kay Pastor po, salamat po. Amen! Praise the Lord. Nalalamangan tayo nito. Apat na raw. Ay, inggit yata si Joel. Ha, Joel? Ano ang Panginoon? Ano po? Ang paano mangusap ang Panginoon sa puso ng mga tao. Diba? Amen? So, salamat sa patutuo na yan. Ano po? Okay, so meron pa ba gusto magpatutuo? Okay, tawagin na natin yung special number. Sino ba mauna doon sa tatlong special number na yan? Ano ba yan? Nandiyan pa rin ba yung COVID trio? Pandemic quartet. Okay, unahin na natin yung pandemic quartet. Hindi alam ni tata yun eh. Nabuo lang po yun last Sunday. Pandemic quartet. Yung tatlo naman, nung una, trio naman yun. Yun ang COVID-19 trio. May mga kanya-kanya na silang alias po. Asan ba isa? Hello, so magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po.
Purihin po ang Panginoon. Kasalaman din po namin batiin ang isa po naming namayapang kaibigan, si Brother Donald. Magpagaling ka dyan kung nasan ka man. At ang aawitin po namin ay pinamagatang I Have Been Blessed. Pandemic quartet natin, pa-recording na.
Yung record na 200,000 ang ano infected. Yun ang mga record eh. Pang-record nila eh. Amen. Thank you sa ating po mga men na yan, ha? Mga young men. Okay, na? Okay, sa pa pong special number. Sino yung pangalawa? Tatay Manny. Kayo ang tinuturo. Okay. Hello. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for of lost sinners and steam. So I cherish the old ragged cross till my trophies at last I lay down. I will cling chase it someday for a crown. Oh, the old ragged cross, so despised by the world, has a wondrous tragedy for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bury to dark Calvary. So I cherish the old ragged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous I see, for it was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and forgive me. So I'll cherish the old ragged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old ragged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Tatay Manny. Praise the Lord. Old ragged cross, ipagpapalit natin for a crown. Yan po ang sabi ng awitin. Ito po, awit muna po tayo ng isang awitin bago pa po natin paawitin naman yung isang special number. Tayo pong tumayo lahat. Awitin po natin. Amen!
He lives. Ating Diyos ay buhay. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear the voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. Amen. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His Amen will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. On the last. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Mapuno po ulit tayo. Pakinggan po natin yung kasunod na special number. Good afternoon po. Favorite namin ni Ate Wilma to eh. Never alone. Amen. Mga nag-iisa sa buhay. Kahit di tayo nag-iisa, we're never alone. Dahil hindi kami nag-iisa. Thank you.
promise never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me Oh,
Salamat sa choir natin. Ano po? Mga recorded, pero salamat. Okay. Yung ating pong lesson kaninang umaga, ating pong itutuloy. May outline na po tayo. Tuloy natin, nalakay po natin, mga kapatid, yung tatlong klase ng rebellion. Ano-ano yon? Number one, sin. Na, pangalawa, transgression. Pangatlo, iniquity. Ano po? At dyan, makikita po natin, kaya mahirap ang buhay ngayon dahil po doon sa rebellion na nangyari. So actually po, no, ang kasalanan ang subira sa ating mundo. Dapat napakasarap ng mundong ito na tirahan. Amen? Na kasi kung titignan po natin yung pong Garden of Eden, ando doon na po lahat eh. Dahil ibig sabihin, ano, mamimitas ka na lang ng mga pagkain. Walang problema, wala rin pong COVID-19 doon, wala. Walang infeksyon. Ano po? At yung mga tao, pwedeng makipaglaro sa mga leon, sa mga ulupong. Di ba? Ah, dahil nga, perpektong lugar po yun. Ha? At naroon lahat ang kailangan ng tao. Yung nga lang, nung pumasok po ang kasalanan sa mundong ito, doon na po nasira ang ating mundo. Ibig sabihin, nasa panahon po natin, bakit po tayo nakakaranas ng ganito, isa lang po rin ang dahilan, pareho po rin. Kung ano po ang sumira doon po, no? Yung nangyari sa Garden of Eden, yun din po ang nangyayari sa atin. Dahil pa rin sa kasalanan. Amen? Na nakita ng Panginoon, napakasama na ng mundo, eh ito ang ating nararanasan ngayon. Ha? So tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po uli natin yung ating text. Job chapter 7, verse number 1. Sabay-sabay po nating basahin po ito. Tapos, ako po'y mananalangin. Okay? Basahin po natin itong isa lamang talata na ito. Ready? Read. Is there not an appointed time to man upon earth? Are not his days also like the days of an hireling? Tayo sumandali manalangin. Mapagpala namin, Diyos, salamat po sa inyo. Pinupuri ka po namin. Ikaw, Panginoon, ang aming pong patuloy na sinasamba, Panginoon, ikaw pa rin ang patuloy namin. Inaasahan, maging sa aming pong kalagayan ngayon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Sabagkat ito nga pong aming pong lockdown ay isang buwan na, o mag-iisang buwan, o hihigit pa sa isang buwan. Kami po ay malulusog pa rin. Kami po ay malalakas pa rin. Kami po, Panginoon, ay patuloy pa rin na inyo po pinagkakalooban ng aming po pang-araw-araw na kakanin. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Ito'y patunay lamang na hindi mo po kami pinababayaan sa kabila ng mga nangyayari po ngayon. Marami pin mga tao rin, Panginoon, sa aming paligid na sa mga oras na ito'y marahil ang iba sa kanila ay talaga pong namumroblema na kung paano pa nila maitatawid ang isang araw sa kanila pong buhay. Kaya, Panginoon, naway pangunahan mo po kami sa aming pong pag-aaral na gagawin, mas maunawaan pa namin, Panginoon, kung bakit naging ganito ang buhay po sa mundong ito. Kaya, Panginoon, patuloy mo po rin gamitin ang inyong pong lingkod na siya maghatid ng inyong pong mensahe ngayon. Tinataas po namin kayo. Alangin po namin, patuloy po kayo magligtas sa mga tao. Ito po lahat ay aming iniling. Salamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, magpo na po tayo. So, ating nga pong nakita yung three kinds of rebellion. Ano po? At kaninang umaga ay ating nga pong napaliwanag po yan. At doon po yung sixth dimension naman nung naging resulta ng pagkasira o ng pagpasok o ng pagiging rebelde ng tao sa Diyos. No? Nakuha nga natin yung dalawa po niyan. Ang una, na ito po ay yung first result. Ano po? It damages yung pong tinatawag natin natural disasters and deformities. Kaya marami po tayong lindol na nangyayari. Marami po tayong mga kalamidad, mga bagyo. Na pag deformities, mga kapatid, na
bakit nagkakaroon ng mga, sabihin po natin, ano, mga naipapanganak na meron po mga kapangsanan physically, na ang iba'y mga magkadikit, nakambal. Ano po? Lahat po yan ay naging problema na po noong ang tao ay nagkasala na po. Kaya yung dating buhay na parang buhay sa isang paraiso ay hindi na po nagkaganon. Yung pangalawa, nakikita naman natin yung physical decay and death. No, yung ating nga pong pagkatuyot ng ating mga balat. Kaya nga marami mga kapatid, yung mga gumagamit ng mga, ano ito, yung mga oil of olay. Diba? Bakit na? Para ma-moisturize yung mga lotions na yan. Na ano pa? Yung mga makeup, yung mga botox. Ayan, ang iba ay meron mga surgery. Diba? Yung mga kulubot na, baba natin para maging diretso na naman ang mukha. Na meron nga artista nung araw, si Marilyn Monroe. Na yan, kilala ni Tatay Manny yan. Na sikat nung araw yan. Tila Hudyo yata yan. Mga Hudyo kasi magagande. Na yun nga lang, mga kapatid, sobra na ang tanda niya sa banat na lang ng banat, kaya nagkaroon daw ng cleft chin. Yung pala yung cleft chin ay sa kakabanat, yun na pulo yung pusod niya, umakyat na. Pusod na pala yun, hindi pala cleft chin. Ano po? Na? Anyway, mga kapatid, na? Wala na po tayong magagawa yan dahil po ang kasalanan pumasok na sa mundo. So nagkakaroon na po, anong tinatawag natin, na decay. Na, yung ating pong mga balat tumatanda. Makikita nyo yung dating parang, di ba, ang kikinis ngayon, makikita nyo may itim-itim na, batik-batik na. Ganyan po. Na? And that is the damage na ginawa ng kasalanan po sa ating pong mundo. Kaya delay ang gagawin lang, mga kapatid, pag ikaw ay nagme-makeup, kung ano man yung mga ginagawa mo sa iyong sarili, you are just delaying the decay. Na? Pero doon pa rin po, mauuwi yan. Na? Andun pa rin yung decay po na yan, mga kapatid. Okay. So, yun ang pangalawa. At syempre, yung kamatayan. Ano po? Na, kung titignan po natin yung mga kalamidad natin, ang dami-dami mga naka-record ng kamatayan po dyan. Ano po? Kaya darating ang araw, eh talaga nga pong mamamatay tayo. Bakit po? Kasi nga, the world is already broken. It is already destroyed. No, kaya nabanggit ko nga kanina sa inyo na pag namatay, tayo na mananampalataya, swerte po yun. No, sa isang banda, no, tama si Duterte. Si Pangulo, na pag namatay ka, swerte ka. Kung ikaw ay mananampalataya, syempre. No, dahil yun mismo ang sinabi ni Apostle Pablo, for to me to die is gain and to die is gain and to live ay para kay Kristo. Yung ba pagkakasabi? Na? Okay. So, yun po, mga kapatid, ang makikita po natin. Okay. Pangatlo, ito na po ang pangatlo. Yung emotional distress and disappointment. Yan po ang isa sa mga damage, mga kapatid, na sa area ng buhay ng tao. Yung ating pong emotion. Ano po? Emotional distress and disappointment. Yan po ang sabi dito po ni Solomon. Nasa Ecclesiastes chapter 1, verse number 14. Ito ba ang sabi ni Solomon? I have seen all the works that are done under the sun. And behold, all is vanity and vexation of spirit. Sabi ni Solomon, mga kapatid, nakita ko lahat na ng mga gawa, mga accomplishment. Na dito sa ilalim ng araw yan sabi niya. Pero ano sabi niya po, no? Lahat ay baliwala. Na? Vexation of spirit. Sabi po sa verse number 15, tignan niyo mo. That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Ano po sinasabi niya? Yung mga baluktot daw hindi na maitutuwid. Na, tignan niyo po, na? Sa lahat po ng sangay ng ating mundo, na mapamilya man yan, gobyerno man yan, o personal na buhay man yan, ang sabi, no, maraming mga baluktot, mahirap na pong ituwid. Amen? Amen? Minsan may nagtanong sa akin, sabi ka ng pastor, meron pa kayang pag-asa ang Pilipinas?
na hindi na maging ganito ang mga baluktot na sistema. Sabi ko, meron naman. Paano yung pastor? Sabi ko, alisin mo lahat ng Pilipino sa Pilipinas. Palitan ng ibang tao. Baka sakali. Hindi ba, amen? Kasi, tingnan niyo po, ano po ang naging resulta? Alisin mo yung lalaking multo, palitan mo ng babae na multo, pareho pa rin, parehong multo. Amen? Kaya nangyayari, atin pong pinag-uusapan yung mga sistema, mali yung sistema, baguhin ang sistema. Ang tanong, nung may pumalit na tao ba na bago sistema, andun pa rin. Meron pa kang matutuwid pag pumasok sa isang sistema, nagiging baluktot, kinakain po ng sistemang mali. Amen? So yan po ang nagiging dahilan, no, isa sa mga naging dahilan ng pagpasok sa mundo po na ng kasalanan. Ano po? Kaya sabi dito, everything under the sun, sabi niya meaningless yan. Walang kabuluhan yan. So isang napakalaking disappointment lamang po yan. Sinasabi po dito ni Solomon, mga kapatid. Na? Kasi hindi mo po kayang diretsuhin yung baluktot. Yan ang sabi niya, no? That which is crooked cannot be made straight. Sabi niya. And that which is wanting cannot be numbered. Para sinasabi niya po ni Solomon po dito sa atin, mga kapatid, maging yung puro sinasabi niya sa verse na ito, na we cannot change the past. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. Amen? Na, hindi ba palagi natin sinasabi, sana kung mabibigyan lang ako ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, aayusin ko na. Na? Pero mga kapatid, pag natapos na yan, tapos na. Hindi na natin kayang balikan pa. Na? Kaya, I cannot change the past and I cannot control the future. Hindi natin pwede nang balikan ang nakaraan, ano po, at hindi natin kayang kontrolin ang ating pong panghinaharap po. Na, pag nagawa na natin, mali na po yan, mga kapatid, mali na po yan, mga kapatid. Hindi mo na pwedeng balikan. Na, kumuha ka po ng itlog. Mabili itlog ngayon. Na, basagin mo po yan at i-scramble mo. Pag na-scramble mo na po ang itlog, magbabago isip mo, sabi ko, ayaw ko na scramble. Ang tanong, ang na-scramble ba na itlog, kaya mo pang ibalik sa original? Hindi na po eh. Kasi natapos na, na-scramble mo na siya. Di ba? Kaya we cannot un-scramble ang scrambled egg. Hindi na po ubra, mga kapatid. Na, kaya we cannot change the past. Amen? Hindi na po kahit ano pa, mga kapatid. Now, you cannot control also the future. Na? You cannot control the things that are going to happen sa atin po. At alam niyo po, maraming mga bagay-bagay sa buhay natin, mga importanteng bagay ito sa ating buhay na hindi po natin kayang o hindi po natin na-control eh. Unang-una, na? Hindi mo na-control kung saan ka ipapanganak. Sana sinabi mo, sana naging Amerikano na lang ako. Sa Amerika ako pinanganak. O sana naging Briton na lang ako. No, doon ako pinanganak. Pero hindi, saan ka pinanganak? Sa Pilipinas. Na-control mo ba? Hindi. Importante po yan, mga kapatid. Ano po? So you cannot control where you would be born. You were born sa mga, meron ka, nung pinanganak ka po, meron ka ng mga natural gifts eh. Binigay ng Panginoon yan. At syempre, hindi mo kayang lahat po yan kontrolin na nagpapatunay lamang, mga kapatid, ang nakaraan ay nakaraan na at ang pangkasalukuyan ay narariyan na at yung ating pong panghinaharap, hindi po natin kayang kontrolin yan. Di ba, may mga pangarap kayo sa buhay? Nung kayong mga bata pa, ang tanong, naabot nyo ba? Amen? Di ba, hindi? Bakit? Yun ang tanong. Hindi na kasi natin kaya. Meron ako nakausap, gusto niya raw maging inhinyero. Yun ang pangarap niya, no? Sa kanyang panghinaharap. Hindi po nagkatotoo. Bakit po? Kinapusta sila ng pera, nawala ng pag-aaral, hindi na nakapagtuloy. So, diyan lamang ay patunay na we cannot, mga kapatid, we cannot
control our future. Kaya the world cannot be fixed by human effort alone. Amen? E yun nga, meron tayong Secretary Duque. Tapos meron ako napanood sa YouTube na si Doc Kelly. Na binabanata niya yung ano, di ba? Hindi naman daw siya, ganito, pero ito daw dapat ang ginawa. Mga kapatid, tignan niyo po, no? Dito makita po natin na we cannot change this world alone. At hindi po kaya ng taong baguhin. Kaya nga lagi ang ating pampanawagan. Na? Kung maraming taong pasaway at tayo pong mga mananampalataya na ay nakakilala sa ating Panginoon, natanggap natin ang katotohanan, huwag na po tayong maging pasaway. Hindi naman ibig sabihin, pag tayo hindi naging pasaway, mababago na ang mundo, hindi po. Ang katotohanan, no, mababawasan lang ang pasaway. Amen? Kasi mas marami ang pasaway eh, kesa doon sa mga sumusunod eh. Hindi po ba? Kaya dito po, pinapakita po sa atin, hindi po kaya ng tao, no, ayusin ang mundong ito. Na, pero syempre, pag nakialam na ang ating Panginoon, meron na po tayong pag-asa. Kaya dito po, no, because the damage is so deep, ang nangyayari po ngayon, nai-stress tayo. Sabi ng ating mga politiko, lahat makakatanggap. Yung 2,000, pinadalhan ng form, 800 lang. Nasaan yung lahat? Eh pagkakaunawa mga kapatid, no? Nang pag sinabing lahat, aba, ibig sabihin lahat, walang matitira lahat. No? Pag lahat, hindi po pinag-uusapan kung may pera ka o wala, basta lahat. Di ba, amen? Oh. Di lalong gumulo. Di ba? Kaya mga kapatid, dahil po sa lalim ng problema, pati ikaw, nai-stress. Hindi ka namang barangay captain, pero nai-stress ka. Hindi ka naman barangay tano, na-stress ka. Hindi ka naman si Duterte, na-stress ka. Hindi ka naman si Kaita, na-stress ka pa rin. Bakit po? Na? Because the damage na ginawa ng kasalanan sa ating mundo. Ganyan po ang nangyayari. Na? Did you ever, tignan nyo. Di ba, kadalasan mga kapatid, sa buhay ng isang tao, ikaw po ay nangangarap ng isang napakalaking event sa iyong buhay. Na? Tapos in-overestimate mo ang kasiyahan na ibibigay sa iyo. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Disappointment. Ha, naalala ko po, 1992 yata yon. Nagkaroon po tayo ng concert, PICC, drama concert. Na, ang seating capacity ay 4,500. Overwhelmed, mga kapatid. Tuwa-tuwa po kami. No? Na-overestimate namin. Sabi, pupunuin namin. Yan po. Na, magiging masipag yung mga tao, magbenta ng mga ticket, kumuha ng mga sponsors. Noon dumating po, mga kapatid, yung date, December 22, yata yun, ano? Ang nangyari, bumagyo. Nagkaroon ng nationwide brownout, lahat ng traffic lights sa Metro Manila, patay. Kaya nagkabuhol-buhol ang mga traffic. Umalis ako dito, ewan ko, 12 o'clock yata ng tanghali, nakarating ako ng PICC na mag-aalas 7 ng gabi. Mas mabilis pa sana ako nakarating kung naglakad ako. Traffic. Tala, ibig po sabihin, mga kapatid, ano? Ang sinasabi po rito sa atin, yung minsan na na-overestimate mo po, natagumpay, ang kaduluduluhan pala noon ay disappointment. Amen? Job chapter 6, verse 20. Tignan niyo ba sinabi ni Job? They were confounded because they have hope. They came hither and were ashamed. Ano pa sinasabi niya? Na? Sabi dito, na siya po ay may kumpiyansa. Siya po ay talagang naniniwala at umaasa. Pero ano ang nangyari? Na sabi niya, they were ashamed. Ibig sabihin, disappointment lamang ang nangyari. Amen? O, yung mga young people po natin, magpaplanong magpakasal. 1 year in preparation. Tama? Amen? 1 year yan. Yung iba siguro, 6 months.
Pero at least meron pong preparation, mga kapatid. Ang tagal-tagal na pinlano, ang tagal-tagal na pinagandaan, at yung event, ano po, tatagal lamang ng isa't kalahati hanggang 2 oras. Amen? Ah. Tapos, naganda ka, nagsakripisyo ka, pagkatapos ng kasal, ano ang nangyayari? Ang mga tao, may reklamo pa rin. Amen? Amen? Na? Samantalang ito nagplano, nag-ipon ng pera, ipon ng pera, 1 year, hard work, mga kapatid, nagtitipid. Na? Lahat po yan, tinipid nila para lamang sa kanilang kasal na mangyayari, pero ano po ang nangyari nga? Na? Imbis na masayahan yung mga tao, 1 year in preparation, reklamo pa. Sasabihin, hindi masarap yung ano. Kasalanan ba nila kung ano yung hinanda ng caterer? Dapat sisihin nila yung caterer. Di ba, amen? Oh, kasi naranasan ko po yun nung kinasal po ako. Ang dami na offend. Ilang pamilya na wala sa gawain ng Panginoon dahil lang doon nung kinasal ako. Hindi dahil ayaw nila na magpakasal ako, hindi po. Na ang iba po dyan, ang naging dahilan, hindi lang nakaupo doon po sa presidential table. Nagalit sa agad. Ilausap ako, sabi, Pastor, dapat inasikwasan niyo po kami. Dapat pinaunan niyo po kami ng upo doon eh. Sabi ko, pasensya na po, mga ninong at ninang po yan. Kasi nangyari, pinapasok na po, nagpicture-picture pa dito. Dito nakita ng mga pastor, wala na upo sa presidential table, nag-upuan. Kaya dumating sila, wala na upuan. So yun na nagalit. Nagalit sa akin. Sabi ko, bayaan niyo po. Kasi ngayon lang naman po ako kinasal eh. Sa susunod po, alam ko na kung anong gagawin ko. Amen? Na? Ano doon po yung disappointment eh? Bakit po? Na? Gusto ba nila yon? Hindi po mga kapatid. Kasi that yung sin damage in the area of our emotion. Meron pong mga emotional distress, meron din pong mga disappointment, at yan po ang mga nangyayari po mga kapatid. Na? Kaya if I just, tignan nyo, marami po tayo mga ano, minsan, sabi na, sana pag nagkaroon ako ng ganong sasakyan, magiging masayang-masaya na ako. Di ba? O sana magkaroon ako ng ganong cellphone, masayang-masaya na siguro ako, na makakapag-Facebook na ako, makakapag-live streaming na ako. Baka Facebook ko, oh, hindi live streaming. Amen? Na? Eh, gabi, mga kapatid, yun po yung mga pangarap mo. Para sinabi mo, pag nagkaroon lang ako niyan, magiging masaya na ako, mga kapatid. Pero ano nangyari? Nakuha mo yung kotse, nakuha mo yung mga magagandang cellphone, masaya ka ba? Hindi. Bakit? Ha? Yung cellphone mo, after 3 years, ganun pa rin siya. Yung sasakyan mo, after 5 years, ganun pa rin siya, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ano nangyayari? Yung saya mo, nawala na. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Alam nyo kung bakit na meron tayong parang hinagad na gustong-gusto nating magkaroon at magiging masaya tayo, pero later on, nasa atin na lumungkot na tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi po, mga kapatid, ang mga tao nagbabago. Ang mga bagay, hindi nagbabago. Amen? So itong cellphone na ito, mga kapatid, 5 years from now, ganyan pa rin yan eh. Pero ako magbabago. Kaya dahil ako'y nagbago, hindi siya nagbago, ayaw ko na siya. Hindi na ako masaya sa kanya. Alam, hahangarin mo ngayon, maghahangad ka na naman ng iba. Gusto mo na naman magkaroon ng ganito. Diba? Yun po ang damage na nagawa ng kasalanan sa mundong ito. Kaya minsan tignan niyo po, ah, merong mga computer po ngayon. Umikot ka lang ng ganon, may bagong modelo na naman. Ako niyo po, at gusto mo na naman magkaroon ng ganon. Na? Kaya yan po mga kapatid. Not things do not change, but people change. Kaya ano ang nangyayari? Tayo po ay lumulungkot uli. Na? Bakit po? Na meron tayong mga emotional distress, na akala mo ikaw ay matutuwa ang mga tao sa iyo,
hindi pala natutuwa at nagre-reklamo pa. Kaya pag nagbabasa minsan ako ng mga posts, kawawa naman yung mga kapitan eh. Kung banatan nila eh. Na? At yung ating si Kapitana Kate nga, mga kapatid, napipikon na rin eh. Na, eh talaga naman nakakapikon. Kaya, ganyan po ang naging nangyari po eh. Na dati-rate, wala po yun eh. Wala. Na si Eva at Adan, hindi po nagturuan kung sino maghuhugas ng plato. Kung sino magsaraeng, kung sino maglalaba. Sabagay, wala naman silang lalaban nung araw kasi wala silang baro eh. Hindi ba? Amen? Na, pero ngayon, ang dami na pong mga emotional distress, marami na pong mga disappointment, at lagi po natin sinasabi, sana kung makakabalik lang ako sa nakaraan, babaguhin ko. Hindi po. Huwag mo nang balikan yung nakaraan dahil hindi na mababago yun. Tapos na yan eh. At hindi mo rin kayang kontrolin ang panghinaharap. Ano na lang ang dapat mong gawin? Manatili ka sa kalooban ng Panginoon, sundin mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? No, kaya yan po ang dapat nating makita po. No? Yan po ang isa sa mga damages pa po na nangyari nung pumasok na ang kasalanan sa mundo. And that is one, no? One of many reasons, mga kapatid, why this world, ito pong mundo na ito, napakahirap po mamuhay. Amen? Number four. Sin results in relational distance and discord. Ano pa ibig sabihin yan, mga kapatid? Na, in other words, you have conflict with people. You will have conflict with people. Na, sa isa pong perfecto na environment where there is no sin, you are not going to have any conflict. Na, pag walang kasalanan, wala pong conflict. Ha? Wala pong, mga kapatid, pag-aaway. Walang argumento. Na, kaya, tignan nyo, bakit po nagkaroon ng argumento na ngayon? Na bakit po may mga mag-asawa, away ng away? Na wala po mag-asawa na hindi nag-aaway? Meron ba? Sabi, ako po, pastor, ilang taon ka ng kasal? 2 taon. O, maghintay ka pa. Darating yan. Amen? Na? Pag ikaw ay kasal na ng mga 50 anyos, doon mo malalaman. Bakit nga po, mga kapatid? Tingnan niyo. Kasi, ako ay imperfect kasi ako'y makasalanan. Amen? At yung aking napangasawa ang isang makasalanan. At ako naman ay nakapangasawa din ng isang makasalanan. Sa ibig sabihin, dalawang imperfect na tao nagkasama, paano mo aasahan, mga kapatid, na magkakaroon ng magandang relasyon po yan na perfecto? Hindi po. Hindi. Na? Kasi pareho pong, mga kapatid, na makasalanan yan. Kaya, tignan niyo po, two imperfect or two sinners marrying another sinner cannot create a perfect relationship. Meron at meron pong pag-aawayan. Ano po? Yung nga lang, siyempre, pag ikaw may Kristo sa puso, iba na ang pinag-aawayan. Pero ando doon pa rin, yung tinatawag nga na argumento. Amen? Limbawa, umuwi ka. Sabi, oh, kain ka na. Tapos sasagot mo, kumain na ako eh. Pabira ka naman. No? Hinintay kita, nilutuan kita, andiyan na, tapos sasabihin mo sa akin, kumain ka na, ano ka ba naman? Nagalit ka agad. Sabi mo, paano ba naman ako hindi kakain ng panghalian? Gusto mo hintayin mo pa ako dito? Alas 4 na, hindi pa ako nag-aalmusal. Tapos na nga ang panghalian. At nung kumain ako, nagalit ka pa. Ah, yun na po, nakita niyo po. Na, merong mga ganyan. Oh,
Halimbawa, si Mrs. naglaba, sinampay, di ba? Tapos, kinuha na, nilagay doon sa kama, itutupi, tumulong ka ng tupi. Yung nga lang, yung pagtutupi mo ng baro, hindi katulad ng kanya pagtutupi. Diyan sabi, ano ka ba, nakakatulong ka ba o hindi? Mali naman yung mga tupi mo. Eh, yun ang alam mong ito pagtupi eh. Yung alam, hindi niya nakikita yung klase ng pagtutupi na ginagawa niya. Conflict pa rin. Amen? Kaya mga kapatid, bakit po? Kasi dalawang imperfectong tao nagsama at hindi po ganun kadali na magkaroon ng perfectong relasyon. Amen? Na? Kaya mga kapatid, tingnan niyo. Pag hindi tayo sumunod sa mga utos ng ating Panginoon, eh talaga po magkakaroon ng damage po. Na, kaya dito, pinasabi po sa atin, nagkakaroon po tayo ng relational distance at mga discord. Kaya tignan niyo po, when you don't follow God's will, it causes damage. Na, we have all this mess up na sa ating relationship. Tingnan niyo po ang sinabi ni Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse number 1. Sabi niya, "So I returned and considered all the oppressions that are done under the sun, and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter, and no on the side of their oppressors, there was power, but they had no comforter." Ano po sinasabi po rito sa atin, mga kapatid? Na nakita po nitong si Solomon ang mga tao na they were being mistreated dito po sa mundo ito. Hindi ba maraming ganyan? Oh, yung mga authority nga na may mistreated pa. Di ba? Okay. Sabi niya, nakita ko yung mga luha. Nakita ko lahat yan. At alam niyo po ba ang sabi dito, netong si Solomon, wala silang comforter. Wala pong parabagang sinasabi, sige, okay lang yan. Wala pong mga kapatid, nag-i-encourage sa kanila. Wala pong nagpapagaang ng loob sa kanila. Amen? Kaya yan po ang malungkot eh. At yan ay nangyayari sa atin. Tignan niyo. Pag ikay gumawa ng maganda, hindi lahat magpapasalamat. Meron siguro. Now you remember the story of the Lord Jesus Christ, yung 10 leper. Di ba? Yung pong 10 leper na yan, yung 10 ketongin, pinagaling yan eh. Pinagaling, mga kapatid. Tuwa-tuwa yung 10. Sila'y magaling na. Makakapasok na uli sila doon sa Jerusalem. Hindi na sila pagdidirian. Bakit magaling na? Ilan doon sa 10 ang bumalik para magpasalamat kay Kristo? Isa. Sabi ng Panginoon, nasaan yung siyam? Amen? Amen? Oh. Bakit po nagkakaganon? Na? Dahil nga, tignan nyo, ando doon po yung relational distance at mga discord. Yan po ang mga nangyayari po. Now, balikan po natin, ito po si Eva at Adan. Noong sila po ay nag-rebel sa ating Panginoon. Hindi ba, inanap nila ng Panginoon? At sabi nga, Adan, where art thou? Na sabi, nagtago po siya. Yan sabi nga, because we are ashamed. Na nangyari, nagalit ang Panginoon, pinaalis sila. So, yung intimacy, yung pong talagang magandang relationship ng Panginoon sa Diyos, nasira po yun eh. Yung fellowship na yun. Na? At ang nangyari, sila po ay pinaalis ng ating Panginoon. Sabi ka ba na, ang very interesting po dito, when Adam and Eve got disconnected from God, ang ginawa po nila, no, nagtahi sila ng kanilang maisusuot na baro. Yung mga pig leaves. Na? Tinahi po nila yan. Bakit po? Para pagtakpan yung kasalanang kanilang nagawa. Na ang sabi nila, kasi po nakita namin, makahubad kami. Oh,
Kaya kami ay nagtahi nitong mga dahon na ito at ginawa namin pangtakip sa aming mga sarili. Alam niyo po ba ang tao, pag nagkakasala, na meron at meron po siyang gagawin panakip doon sa kanyang kasalanan? Amen? Meron po ako nakausap noong araw, housewife. Sabi niya, Pastor, alam mo, yung mister ko, alam na alam ko yan pag may kalokohang ginagawa eh. Sabi ko, bago, paano mo nalaman? Pag gumising yan ng maaga at nagbunot at naglinis ng bahay, may ginawang kalokohan yan. Cover up! Amen? Na? Meron naman, mga kapatid, yung isa, ganun din. Misis din. Alam mo, Pastor, pag yung mister ko, lagi ako sinasabi ng I love you, may kalokohan tiyak yan. Dahil hindi ako sanay sa ganun eh. Pag I love you ng I love you yan, meron niyang pinagtatakpan. Abay, tama nga! Alam niyo po ba, sin always makes you defensive. Pag ikay nagkakasala at sinataka, alam ang gagawin mo, magagalit ka. Guro, may babae ka na, hoy, biral ka, magagalit. Defensive eh. Amen? Yung pala totoo. Idinadaan lang, no, sa kunyari pasigaw para wag na siyang tanungin pa. Ganyan, mga kapatid eh. Na? Pag ang kasalanan, tignan nyo, pag sinabi, ikaw ang kumuha niya, ba't ako pinagbibintangan mo? Ang dami naman dito yan. Yan. Di ba? Defensive nga eh. Kaya sin always makes you distance. Pag nag-away na po, nagkakaroon na po yan na dating laging malapit, naghihiwalay na po. Naglalayo, dumalayo ang damdamin sa isa't isa, na kaya sin always makes you demanding in a relationship. Amen? So yan po, ang nagiging problema po nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito. Amen? Amen? Na? Kaya, malungkot eh. Malungkot. Kaya ang tanong dito, kung si Eva't Adan kumuha ng fig leaves to cover their mistakes, ang tanong, ano kaya na fig leaves yung ating pinangkukover naman sa ating kamalian o kasalanan? Amen? Oo po. Oo. Kaya, purihin ng Panginoon. May Bible tayo. Tinuturo sa atin ng tama. Purihin ng Panginoon. Dahil tayo po ay nare-review. Sinasaway po tayo. Kaya huwag tayo masasaktan. Na? Dahil doon po, ang sugat, pag nilagyan ng methylate, mahapdi, pero doon gumagaling. Di ba? Amen? Panglima. Financial and vocational difficulties. Na? Ang kasalanan po, dinamage niya rin ito pong area ng ating pong finances at area ng ating mga career. Ang ginawa po, mga kapatid, ng kasalanan, bakit ba tayo hirap na hirap? Sabi nga ng mga Aperkano, I am broke. Sabihin, walang-wala. Ang tanong, why are we broke? Why do we get broke? Or how do we get broke? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Simple lang yan. By ignoring the biblical principles of finances. Kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Na? Alam niyo, sabi ng Panginoon, magbigay ka para kayo makatanggap. Amen? Kaso, ang ginagawa mo, gusto mo tanggap ka lang ng tanggap, ayaw mo magbigay. Tao po. Sabi ko, kaya tayo, minsan, o kadalasan, kinakapos,
Kasi hindi natin sinusunod yung sinabi ng Panginoon sa principle ng financial. Sinabi ng Panginoon, dalhin nyo ang inyong mga tithes. Sundin mo yan. Because that is the only way God will open the windows of heaven to pour you out many blessings. Na naranasan ko po yan, mga kapatid. More than 40 years aking pong paglilingkod sa Panginoon. Na basta kailangan ang gawain ng Panginoon, ibibigay ko po yan kahit walang matira sa akin. And the Lord bless me. Hindi naman po, mga kapatid, umaman ako. Pero at least, mga kapatid, yung mga basic na pangangailangan ko, sinusupply ng Panginoon. Apat na anak ko po ang natapos sa kuleyo. Tatlo ang nagsabay-sabay. Pastor lang po ako, umaasa lang po ako sa biyaya ng Panginoon na nanggagaling sa church. Nakatapos po lahat eh. Amen? Nung high school yung mga yan, sabi ako, nung elementary kasi, nasa church yan eh. So, ibig sabihin, ang financial sa amin, magaang kasi sa church sila nag-aaral, ito sa atin eh. Binibili na lang yung mga materyales. Nasabi ko, Lord, paano po pag nag-high school na itong mga ito, wala namang high school itong aming church. Na, ang lagi lang sinasabi lang, I will supply the need. So nag-high school po yan, mga kapatid, tatlo pa rin na sabay-sabay, na nasa JIL, may tuition fee na po. May pamasahe na po. Kasi dati, sa church kami nakatira. Walang tuition fee, dahil akong pastor. Pero alam niyo po, the Lord provided. Nung pag-graduate itong mga ito, Lord, magkukuleyo na. Nasabi ng Panginoon, hindi ba yan din ang tanong mo sa akin nung mag-high school yung mga yan? Ang sagot ko sa iyo, kung paano kita sinagot nung sila'y mag-high school, yan din ang sagot ko sa iyo na ngayon sila'y magka-college na. Nakatapos, mga kapatid, ang tatlo. Amen? So, ibig sabihin, no? Ando doon ka, sumusunod ka sa principle ng Panginoon patungkol po sa financial. No? Nasabi niya, ibigay mo yung para sa akin, ako ang bahala sa mga pangangailangan mo. Amen? Isang araw, nag-uusap kami dito tungkol sa paluwagan. Paano ba yung ginagawa sa paluwagan? 1 year daw yan, hulog ng hulog. Na pag oras na ikaw ay sasahod, may pera ka. Amen? Ibig sabihin, hindi ka sasahod kung wala kang hinulog. Tama ba? Pwede bang sumahod? Ha, Lisa, sasali ako sa inyo, pero na ako magulog. Pero gusto ko sumahod. Wala eh. Hindi obra. Tama? At hindi papayag yung iba. Tama po ba yan? Oh, eh sabi ng Panginoon, dahil lain daw natin yung ating mga kapo sa kanyang storehouse, o kailangan magulog ka. Para pagdating na araw, meron kang sasahurin. Di ba mga kapatid? Oh, kaya yan po ang sinasabi po dito, na sin has broken down na yung principle ng Panginoon sa mga finances na at na yung ating pong mga career, mga kapatid. Kaya pag ang iyong career, mangarap ka ng iyong career, huwag mong isama ang Panginoon. Maaaring maabot mo yung tugatog na hindi kasama ang Panginoon, pero magiging mahirap. Na meron isang tao, nilapitan niya, sabi niya gano'n, sabi niya gano'n, ako ay nagpapasalamat kasi naakyat ko na yung hagdanan ng tagumpay. Sabi niya gano'n. Yung hagdanan ng tagumpay. Pero no ako ay nasa taas na, ang sabi niya, napagtanto ko na yung hagdanan na aking inakyat, nakapatong o nakasandal sa maling pader. Nakakuha niyo po, mga kapatid? You can reach na yung peak of success, pero kung mali naman yung kanyang sinasandalan na pader, wala ka pa rin kasiyahan pag nasa ibabaw ko eh. Amen? Kaya kung nasa tamang pader ka, at yan po ay pader ng ating Panginoon, hindi ka pa man umaabot daw sa tuktok, nasa kalagitnaan ka pa lang, masaya ka na. Bakit? Alam mo na tamang pader kung saan nakasandal yung hagdan ng inaakyat mo eh. Yan po, mga kapatid eh. Na? Kaya yung mga karir natin, walang mangyayari po dyan. Okay, tignan pa natin.
Ecclesiastes chapter 5, verse number 13. Sabi dito, there is a sore evil which I have seen under the sun. Sabi niya po, sore evil, ha? Namely, riches. Verse number 14, ha? Namely, ano mula? Sige. Namely, riches. Tama ba yan? Ayan. Riches kept for the owners, therefore, to their heart hurts. They're up their heads. Sige niyo po. But those riches perish by evil travail and begetteth a son and there is nothing in his hand. Na parang sinasabi dito, lahat ng yaman na nakuha mo, lahat ng tagumpay na naakyat mo, na nasa maling pader na kasandal, darating ang araw na pag wala ka na, yung mga anak mo, wala rin makukuha. Empty hand. Yan ang sinasabi po. Kaya sabi po ni Solomon, there is a sore evil which I have seen under the sun. Amen? Kaya ibig sabihin, ano? Mawawala yan eh. Kahit ano ang pinandasin mo, pinandar mo, pag hindi po yan nakalagay sa tamang pundasyon, wala ka na, wala na rin yung yaman na yan, at ang iyong mga anak, wala pong matitira, walang mahawakan. Amen? Bakit po? Kasi po, maging ang financial, sinira din ang kasalanan eh. Na? Kaya, yung buhay natin, na? Yung mga ginawa natin habang tayo nabubuhay, na ang nangyayari dyan, wala po. Walang meaning po yan. Walang purpose po yan. Wala rin pong, sabi natin, satisfaction po yan. Ecclesiastes chapter 2, verse 17. Therefore, sabi niya, I hated life. Tignan niyo pa ang sabi ni Solomon. Therefore, I hated life. Because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. Amen? Yay, sabi niya, I hated all my labor which I had taken under the sun because I should leave it unto the man that shall be after me. Trabaho ka ng trabaho, pundar ka ng pundar. Pag namatay ka, mga kapatay, ano? May iwan yung kayamanan mo doon sa mga taong susunod sa iyo. Sino yan? Manugang mo. Sino yan? Baka mga kapatid mo. Na? Na nung ikaw ay nagpupundar ni hindi ka man lang tinulungan. Tapos sa kanila may iwan yung yaman mo? Eh, sinasabi ni Solomon. Sabi niya, I hated labor. I hated life. Yan po. Ang sabi niya. Di ba? And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool. Yet shall he have rule over all my labor, wherein I have labored, I and wherein I have showed myself wise under the sun, this is also vanity. Yung pinaghirapan mo, mawawaldas lamang. Yung John fast food, ang lakas ng araw, di ba? Alam niyo yan eh. Daan po kasi nakatabi yung church ng araw na nasa highway pa eh. Kas kumita niyan, daming customer. Noon namatay po, yung may-ari, iniwan sa asawa, iniwan sa mga anak. Ano nangyari sa negosyo? Wala pong nangyari. Bumagsak. Amen? Na yung huling nakita ko, yung bunsong anak, yung John, yung kung saan pinangalan, na dati pag nagda-drive po yan, hindi po yan bumibili, nang segunda mano na sakyan, puro brand new. Nung huli ko po nakita, alam nyo pa ano? Nagta-tricycle. Tagal na po yun. Nagta-tricycle. Na? Yan po yung eksaktong sinasabi nitong si Solomon. Yung pinaghirapan mo, yung pag-iiwanan mo, paano ko hindi siya wise katulad mo? Paano ko hindi siya matipid na katulad mo? Paano ko hindi siya, mga kapatid, marunong mag-forecast na katulad mo? No, yung pinag
trabahuan mo, pinagharapan mo habang ikay nabubuhay, baka saglit lang, ubos yan doon sa pag-iiwanan. Kaya sabi niya, I hate life, I hate labor. Yan ang sinasabi po ni Solomon. Ha? Kaya yung mga career po natin, mga kapatid, minsan po, naapektuhan eh. Ha? Yan po ang naging damage o resulta ng rebellion ng tao. Amen? Gusto mong maging senador sa bansa natin? Mag-mutiny ka. Sugurin mo yung mga awkward ba yun? Magwala ka. Amen? Oh. Magiging senador ka. Gusto mo makulong? Magpresidente ka. Amen? Kaya, mga kapatid eh, ginawa po yan, na, naging resulta po yan ng kasalanan ng pumasok sa mundong ito. Nakita niyo po kung ano yung damage? Kaya ano nangyayari po sa atin ngayon? Na, pandemic, Yolanda, Pinatubo, earthquake sa Bohol, earthquake sa Mindanao, baha sa Mindanao. Na alam niyo po ba ang Mindanao kailanman hindi binabagyo? Ngayon na lang. Amen? Oh, shortage ng palay, walang tubig, lahat naging problema. Na yung mga pinag-aaral ng gobyerno sa mga elite universities and colleges, nagiging kalaban ng gobyerno. Amen? E napakahirap, mga kapatid eh. Pang-anim na dahilan. Of course. Spiritual discontent and darkness. Spiritual discontent and darkness. Meron bang mga pagkakataon sa buhay natin? Minsan, nararamdaman natin na parang tanong natin, malayo na yata ang Panginoon sa akin. Na? Para baga pag nananalangin ako, hindi siya nakikinig. Para baga yung aking panalangin, pagdating sa kisamin ng bahay, tumatalbog pabalik. Na? Hindi ko na nararamdaman na malapit ang Panginoon sa akin. Pero ba tayo mga ano dyan? Minsan, mga kapatid, kahit ako, nararanasan ko yan eh. Sabi ko, Lord, ba't para pong hindi na kita nararamdaman? Lord, bakit pag nagpipreach ako, parang wala ka? Ako lang yung nagsasalita. Lord, ganito po. Na? Pag meron ako hinihiling, Lord, bakit may hiniling ako na ganito, iba ang nangyayari? Amen? Ano ang sabi po ng Isaiah 59, verse number 2? Isaiah 59, verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins are hid his face from you, that he will not hear. Amen? Ano ang naging dahilan? Na parang spiritually discontent po tayo at ang kadiliman naroon. Ang sabi niyan, your iniquities, your sin has separated you from your God. Sa madalit sabi, ando doon pa rin ang kasalanan. Kasalanan pa rin ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdaman na parang ang Diyos malayo na sa atin. Amen? Oh. Ngayon, pag nakaramdam ka na ang Diyos malayo sa iyo, sino ba ang gumalaw? Ikaw o ang Diyos? Sino ba ang lumayo? Ikaw o ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos po, andyan lang. Amen? Kaya kung nakakaramdam ka na ang Diyos malayo sa iyo, hindi ang Diyos ang lumalayo, tayo ang lumalayo.
Then you start searching. At sinasabi mo, you start looking for God in all, mga kapatid. Tignan niyo, dahil ikaw ngayon, nakaramdam ka na malayo ang Diyos sa iyo, hindi naman siya gumalaw, ikaw ang lumayo. Ngayon, you will start searching God at ang hahanapin mo siya sa mga maling lugar. Saan mo hahanapin? Sa beer house. Saan mo hahanapin? Sa bisyo. Saan mo hahanapin? Sa sugalan. Saan mo hahanapin? Sa kamunduan. Hindi mo matatagpuan ang Diyos doon. No? Eh, napakalungkot, mga kapatid. Ano pa ang sabi ni Job? Ito naman ang sinabi ni Job. Chapter 6, verse number 18. The paths of their way are turned aside. They go to nothing and perish. No? Na parang sinasabi niya dito, no? Ang buhay natin ngayon, dahil ang kasalanan nandiyan na, mga kapatid, parang wala na talaga tayong direksyon. Na hindi na natin naunawaan kung ano ba ang tama, kung ano ba ang mali, ano ba ang nararapat, at ano ang hindi nararapat. Tingnan niyo po, sa Ephesians chapter 4, verse number 18. Sabi dito, having the understanding darkened. Pang-unawa na nga, darkened pa. Sabi dito, being alienated from the life of God. Ano daw? Through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Amen. Alam niyo po ang problema sa panahon po natin? People do not hate sin. Ang tingin ng tao sa kapanahon natin, masaya ang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Masaya ang kasalanan? Kasi ang daming gumagawa nun eh. Dahil kung hindi masaya ang kasalanan, di konti lang ang kasalanan. Amen? Kaya hindi po galit ang tao sa kasalanan. Minsan nga, pinagtatawanan pa natin ang kasalanan eh. We think it is just a joke. Na para bagang ang tingin natin, comedy line. Amen? Oh. Alam niyo po ba yung banda na Queen? Alam niyo yan? Yung Bohemian Rhapsody? Pinapalabas kasi yan sa HBO, ano panood ko. Tapos nagkaroon ako ng interest sa buhay nito. Maganda kasi. Nang mga unsaved pa tayo, parang gustong-gusto natin yung mga kanta nila eh. Tapos ang pangalan ng si lead singer niya, sino yan? Si Freddie Mercury. Nag-asawa po siya, then later on, nagtapat siya doon sa asawa niya na siya ay bading. Na? Alam niyo po, ini-interview siya sa mga media, mga kapatid, tinatanong siya, well, sabi niya ganun, Mr. Murphy, Mercury, what is your sexuality? Iniiba niya lagi. Pero alam niyo kung ilan na naging boyfriend niya ayon po doon sa mga write-ups? 6. At doon sa 6, pinirahan lang siya. Isa lang ang nanatili hanggat mamatay siya. Alam ng tao na ganun siya. And he was infected sa AIDS na mismo. Yun ang kinamatay niya po. Hinangaan ng mga tao. Dapat pandidirian, di ba? Pero hinangaan eh. Bakit po? Kasi nga, ang tingin ng tao po ngayon, entertainment ang kasalanan. Another example. Pag ang mga anak mo nagmumura, tinatampal mo eh. Bakit pag si Digong ang nagmumura, nagtatawanan ng mga tao? Nagpapalakpakan pa nga iba. Bakit po mga kapatid? Because people nowadays do not hate sin. Hindi sila galit sa kasalanan. No? Kaya ano ang nangyari, mga kapatid? Nakita lahat ng Panginoon ngayon yan. Kaya meron tayong coronavirus. Nobel
Sabi nga, Nobel coronavirus, kaya naging NCOVI po ye. Alam ko yung mga Nobel, binibigay lang po ye sa mga tanyag na tao eh. Nobel Prize winner, yung mga ganyan. Ito po, Nobel na virus, ibang klase. Kaya corona siguro, kasi awarded siya. Well decorated, well awarded mga kapatid. Na? Alam niyo po ba yung coronavirus sa atin po? Na announced, in-announced was announced doon sa early month of January. Dahil December lang siya na-discover. In-announced na po yan sa atin po ng January. Pero mga kapatid, ang mga tao ba, kinuha bang seryoso ito? Hindi. Nagtatawa pa nga eh. Nasabing gano'n, naririnig ko sa mga commentator sa radyo, oh ayan ha, si ating Chief Justice na Corona, meron ng balik sa atin, binabalikan na tayo ni Corona, ni Chief Justice Corona, dahil ginanon nyo si Corona, ayan, meron ng virus na Corona. Nagtatawa ang mga tao. Nobody prepared. Meron man siguro, counting konti lang. We make it a joke. What happened mga kapatid? Nung nakikita nilang marami na infected, February, March, no? Nasa April po tayo ngayon, marami nang nangamatay, aba, doon po sineryoso. Aba, totohanan na ito ah. Totohanan na ito ah. Amen? Now, I can just, mga kapatid, imagine. When Noah was building the ark for 120 years, di ba? Pokpok. Buhat ng kahoy. Sabi ng mga tao, hey Noah, anong ginagawa mo dyan? Nagagawa kami ng arko. Sabi nila, yung arko na yan, kalukuhan lang yan. Kasi no, magkakaroon ng malaking baha at lahat ng mga tao malulunod kapag sila hindi naniwala. Na, huh, kalukuhan lang yan. Walang naniwala eh. Until God shut the door of the ark. At nag-umpisa ng umulan, nag-umpisa na po ang mga tubig, nanggaling na po kung saan-saan, nag-umpisa na po ang angat ng tubig, mga kapatid. Ang mga tao ay nagkakalunod na, doon lang sila, siniryoso, si Noah. Noah, buksan mo naman yung pinto, sasama kami sa iyo. Pero it was too late for them. And Noah cannot open the door of the ark anymore. Amen? Manalangin lang po tayo ngayon na may pag-asa pa tayo dito po sa pandemic na ito. Because sin, rebellion against God, ito po lahat ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakaranas ngayon. Kaya kailangan natin talaga ang Diyos eh. Kailangan natin ang isang tagapagligtas. Because there is no way we can undo all the damages in this world. Kaya we need God to heal yung mga may sakit ngayon. We need God, mga kapatid, to heal our land. Ang Diyos po ang ating dapat po. No? Now, solution. Meron po tayo solution yan. What is the solution? Isa. Accept Jesus Christ as our Savior. John 16:33, Jesus says, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Tanggapin natin si Kristo. Kaya yun na nakakapanood po ngayon, ang solusyon po, tanggapin natin si Kristo sa ating puso. Pagsisihan natin ang ating kasalanan kasi bahagi na rin tayo ng pagkasira ng mundo nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito. Pangalawa, follow His light. Sabi po sa John 8:12, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness,
but shall have the light of life. Sumunod na po tayo, mga kapatid, sa sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, nakikita na po, marahil, meron na kahit papanong porsyento na nakikita ng ating bansang Pilipinas na talaga kailangan tumawag na tayo sa Diyos. Na kailangan na natin ang Panginoon. Na siya na talaga ang makakatulong po sa atin para magkaroon po ng katapusan eto pong pandemic na ito. Then follow the light. Follow kung ano man ang sinasabi ng Panginoon. Huwag na po tayo magkasala. Na huwag na natin sanjain ang pagkakasala at huwag na po tayong manakit ng mga tao para makaganti. Because it all started in rebellion against God. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo. Salamat na mensaheng ito, Panginoon, na amin pong nabuo mula pa po kaninang umaga. Kaya pinupuri ka po namin, Panginoon. Naway naunawaan po namin ito. Naway, Panginoon, binigyan mo po ng hamon ang aming mga puso. Naabutin ang mga taong wala pa po sa inyo. Na amin pong maibahagi sa kanila. Kaya ang mundo nagkakaganito dahil marami na pong tao ngayon mas kinikilala na ang material na bagay, yaman ng mundong ito, kesa sa inyo na aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. At dalangin nga namin, Panginoon, kami pong mga nakakakilala na po sa inyo, na may ipakita mo po sa amin at amunin mo po sa amin kung ano ang pwede naming maging bahagi po ngayon, Panginoon. At maitutulong namin para po ang amin pong nararanasan ngayon ay matapos na po ito. Alala po namin, Panginoon, yung kwento nung namatay si Lazaro, na ang sabi mo, ang kanyang kamatayan, ikaw ang maluluwalhati. Kaya Panginoon, sa amin pong kalagayan ngayon, naway ikaw pa rin ang patuloy pong maluwalhati ng mga tao, Panginoon, na tatawag po sa inyo, tatanggap sa inyo, magsisisi po ng kanilang mga kasalanan, at magiging seryoso na po sa inyo po. Kaya Panginoon, anuman po ang hamon na amin pong binigay niyo po sa amin ay amin pong tanggapin, Panginoon. Sa paanyaya, ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos. Lahat ng ito aming hiniling, salamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit, ano po ang po pwede pa nating maging bahagi? We cannot change the past and we cannot control the future, but I know we can do something for God. Meron pa po tayong pwedeng maging bahagi. Kaya kung ano man po yan, nahamon ng Panginoon sa iyo, na sinasabi ng Panginoon, pwede kang maging ganito, pwede mong gawin ito para sa aking pangalan, would you come to the altar ngayon? Sabi mo, Lord, let me be part ng solusyon. Hali po kayo. Sige po. Kung maraming pasaway, ibawas mo na ako sa pasaway, Panginoon. You come. Sige po. Mangako ko sa Panginoon na, Lord, ito na po ang buhay ko. Sa'yo na po ako. You come. Amen. Amen.
mapagpala namin Diyos. Kami po ay sama-samang lumalapit po sa inyo ngayon. Nagpapakumbaba. Nananalangin. Pinapanalangin namin ang kalagayan ng aming bansa, ng buong mundo. Ang sakit na ito na marami na po ang napipinsala. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo po ang kalagayan namin ngayon. Nakikita mo po ang bawat takot sa puso ng mga tao. Nakikita mo po rin, Panginoon, ang mga puso ng inyo pong mga anak. Nakikita mo po rin, Panginoon, ang aming pusong puso't isipan kung kami nga po ay matapat sa inyo o hindi. Kaya, Panginoon, sa aming pong paglapit ngayon, sama-sama po kami, Panginoon, humihingi ng tawad kung kami ay nagiging dahilan pa para maging malala ang kalagayan ng aming bansa. Patawad, Panginoon. Naway amin pong iayos ang amin pong mga buhay. Hindi po para sa aming sarili o hindi po para sa mga taong nasa paligid po namin na kami po ay mga ngakong magiging matapat na po sa inyo. Gagawin lahat ng inyo pong pinagagawa. Huwag sasadyain na gawin ang alam naming mali. At hindi na po kami mag-iisip pa gumanti sa mga taong nakasakit sa amin. Papaubaya na namin sa inyo po yan, Panginoon. Kaya Lord, tingin mo po ang aming panalangin ngayon. Tignan mo po ang aming mga puso. Tanggapin namin ang bawat hamon mo po, Panginoon, na binibigay sa amin. Tuloy kami nananalangin para po sa aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama. Malayo man sila o malapit, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan. Alam namin, Panginoon, pagkatapos ng bagyong ito, amin pong muling masisilayan ang liwanag ng araw. Kasiyahan sa aming mga puso. Tawanan pag kami muli magsama-sama. Kaya Lord, nananalangin po kami naway dumating po ang pagkakataon na yan na ang takot ay inyo na pong inalis sa aming pong mga puso at isipan. You continue to bless everyone, Panginoon. Proteksyonan mo po na patuloy. Mga anak mo pong nag-a-attend ng church, huwag mo po, Panginoon, hayaan na sila po'y ma-infect. Ang amin pong mga kapatiran na nagtatrabaho, huwag mo pong hayaan na sila po ay ma-infect ng virus na ito. Kaya Lord, kami po'y umaasa sa inyo pong proteksyon sa amin po. Salamat ng marami, Panginoon, sa privilege na kami po ay nakasamba na naman sa inyo, nadinig ang mensahe mo po para sa amin. Lord, lahat ng ito, amin po hiniling at pinasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 So, tayo po'y kukuha ng offering natin. Sa yung mga nasa tahanan, yun yung po mga offering, ipunin nyo lang po dyan. Okay, miss na miss nyo na rin yung mga ibang kapatiran, di ba?
gawin ka na lang kaya natin ganito, kung tatagal pa ito. Lahat po ng mga members po natin, pipicturean natin. Solo ba? Saka natin ididikit sa mga upuan yung mga muka. Okay ba yon? Sa bawat upuan dyan, kung sino nakaupo dyan, kung si Alex dyan, may picture si Alex dyan. Ni Tatay Ray, alimbawa, so, na, minsan pag ganito pong lockdown, kung ano-ano naiisip mo. Amen. Pero maganda idea yun, di ba? Kasi may nakita ako, yung graduation, yung iPad na nakalagay eh, na parang robot, yung mga robot na nag-ano, picture ng mga graduate. Okay, tayo po natin tumayo. Manalangin po natin ang kaloob ngayon. Ito'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa hapon na pananambahan. Salamat po Panginoon sa mga salita niyo po. Lord, maging hamon po to sa aming pong buhay po Panginoon. Ma-apply po namin to sa pang-araw-araw po namin na gagawin po sa aming pong buhay. Salamat po sa aming sahero po Panginoon, aming pong pastor. Patuloy niyo po siyang ingatan at patuloy niyo pong gamitin sa inyong gawain para po sa amin po Panginoon. Lord, maging sa amin pong may pagkakalob, patuloy itong basbasan, maging gamit po. Patuloy dito sa gawain po sa church, maging sa mga mission na tinutulungan. Lord, ingatan niyo po ang inyong mga anak sa Encobi, wala po na akong mahawa po Panginoon. Lord, kung maaari lamang po Panginoon, alisin niyo po ang Encobi sa Pilipinas po Panginoon o sa buong mundo po Panginoon. Tulungan niyo po kami. Maging pagpapala po kami Panginoon sa inyo. Maging kagamit-gamit po kami sa inyo. Lord, salamat po sa mensahe po Panginoon. Nararanasan po namin ang ganitong kahirapan sa aming pong buhay po Panginoon. Alam po namin na kayo lamang po ang aming pong tanging pag-asa po Panginoon. Lord, salamat po sa mga paalala, salamat po sa pag-iingat, salamat po sa gabay niyo po sa aming pong mga ginagawa pang-araw-araw na pamumuhay po namin. Salamat po sa lahat sapagkat aming pong tundong dalangin sa matalas sa pangalan pang Jesus. Amen. Amen. Po, mapumula po kayo. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Lagi na natin si Yuki at si Moti ano sa kanilang closing song. Wednesday, ganun pa rin po tayo, no? Bahay-bahay. It's not in vain.
Amen. Ito po ang inyo po, Pastor, lagi nagpapaalala po sa atin. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Thank you po doon sa mga online viewers po natin. Maraming po salamat sa inyo. At stay safe. At stay home. No? Huwag pong lalabas kung mamamasyal lamang. Salamat ang marami. Dati po mga technicals kay Brother Dennis. No? At sa lahat ng nakadalo po ngayon. Ano? Ingat lang po kayo kasi pag kayo nagkasakit, sisisihin yung ating simbahan kaya kayo nagkakasakit. Kaya ingat lang, ha? Ingat lang. So God bless you po. Kita-kita uli po tayo Sunday.